Kalokohan lang yata yan, kuti. Alam bang, Emma. Matatanda lang naman na nakatambay sa kanto yung mga nagpauso niyan. Pero baka naman totoo, no? Yan ka na naman. Mandar na naman yung mga mapagpaniwala mo sa mga pamahiin. Kuti, malay mo. Diba, pag may usok, may apoy. Hindi rin. Baka yosi lang yun, no? Apoy pa rin yun. Hindi, baga lang yun. Kaya huwag ka kaagad-agad magpapaniwala. Oo, Cortez, ikaw na naman. Mapapagalitan na ako niyan eh. Manong, sige na naman. Wala nang dahilan para pumunta ka rito. Kaya, sige na. Nakita mo naman kahapon, di ba kausap ko yung mga varsity players sa Tabagal? Ang sabi nila, hindi opisyal ang pagpunta mo rito. Kaya, sige na, sige na. Alis na, alis na. Kuya. Sige na, alis na. Stacy! Uy, Nicolo! Sige, bye-bye. Uy, Nicolo, sorry kahapon, ah. Hindi kita maintindihan sa gym, eh. Okay lang. Si Nick-Nick. Ayun, nagpapahinga sa classroom. Bakit ano nangyari kay Nick-Nick? Nahihilo kanina, eh. Kaya dinala namin sa clinic. Pero okay na daw siya, according to her. I have to go na nga pala. Sige, bye-bye. Sige, sasama na ako. Cortez, hindi ka nga pwede. Sige na, sige na. Narinig mo naman siguro, di ba, valid reason? Narinig ko nga. Nasa clinic yung kaibigan ko. Narinig ko nga, okay na raw. Sige na, okay na. Ate Isabel! Ate Isabel! Ate Isabel! Oh, yes, baby! Dumating na daw po si Ate Doris. I miss her. Nako, andyan na talaga siya. Teka lang, tatawagin ko, ha? Baby! Nako, kamusta naman ang baby ko? Bakit? Inano ka nito? What happened to you, Ate Doris? What happened to me, baby? Oh, bakit? Ano ba nangyari sa akin? Bakit ka po naging fat? At saka po, umitim ka po. Oh, siguro naman, maniniwala ka na sa akin, ha? Ang mga bata, hindi nagsisinungaling, ha? As in, baby? Pero, you're still pretty pa rin po. Narinig mo, Sabel. Maganda pa rin daw ako. Sa'yo na nang galing. Ang mga bata, hindi nagsisinungaling. Alam mo, nakakainis ka na, BFF, ha? Huwag ka mag-alala. Magpapapayat na ako at magpapaputi na ako. Brace naman. Sige na, tao rin yan. Kulay kahoy lang. Namiss kita. Ako din, Ate Doris. Uy, ba't parang lumalayo ka? Kala nakakahawa. Ikaw kasi. Baby. Anong okay lang, Nix? Yung totoo, sabihin mo. Kuya, I'm okay na nga. Anong okay? Sinugod ka sa clinic. Ano yun? What? Sumakit lang kaya my head. Nix, nahilo ka raw. Light lang naman. Kasi so init talaga na panahon. Wait na nga, how did you know ba? Sinabi ni Nicolo. And how did he know? Sige, wait lang ha. Tawagan na lang kita mamaya. Paano mo nga pala nalaman? Ha? Ano kasi? Huwag kang magsinungaling. Eh, best friend, dinidedma mo kasi ako kapag nagtatanong ako about kay Nick-Nick eh. Kaya nag-alala ako. Pinuntahan ko siya sa Northwest. Pinuntahan mo siya? Favorite mo naman, best friend eh. Kakasabi ko nga lang, di ba? Huwag kang piloso po. Sige na, sorry na. Pero kung hindi ko naman siya pinuntahan doon, malalaman ba natin na dinala siya sa clinic? Di ba hindi? Alam mo, best friend, kakadiet na yun. Kung sa bagay, akala ko pa naman kumakain sa school yun. Pero best friend, huwag mo siyang aawain, ha? Sa akin magagalit yun. Ako naniniwala na pwedeng maglihi ang lalaki kasi wala namang scientific explanation doon. Babae naman ang buntis, hindi lalaki.
Sa baryo namin sa probinsya, naniniwala kami mga babaeng nasasali ng paglilihi. Tumatawid kami sa mga mister namin. Nakakatawa nga eh, kasi yung mga lalaki, pag nabubuntis ang asawa, ayaw tabihan at baka tawiran daw sila. Ako, lalaki ako, pero naniniwala ako na pwede kaming maglihi. Naranasan ko kasi eh, siguro psychological effect din lang. Pero ewan ko, basta nung buntis si Esme, mas ako ang alagain kaysa sa kanya. Ito yung gusto ko, yung si Ricky yung aalagaan ko. Hindi totoo ang hakbang-hakbang na yan para malipat ang paglilihi. Nung buntis ako, hinakbangan ko lahat. Asawa ko, anak kong binata, tatay ko. Ending yung asawa ko, naglihi. Ha ha ha. Try nyo kung mag-work. Sinubukan ko, it doesn't work. Sa Pilipinas lang ba doon nag-work? Six, hindi pa tayo tapos mag-usap. Kuya, I'm tired. I need to rest. And promise me you won't tell Dad and Tita Mommy. Ang dami na nalang iniisip, okay? Anong order niyo? Tapsilog. Kayo po. Tapsilog. Sa inyo isa. Tapsilog. Lanta, Nay! Uy! Ano po? Nay! Sige, Bugoy. Ito yung mga order. Lanta, Nay! I-remind ko lang po sa inyo. I-review po ako mamaya. Oo naman lang ako. Hindi na lang ni Tatay? Oo naman, anak. Okay po. Akin po muna ako sa taas, ha? Sige po. Sige po. Excuse me po. Importante ko kasi ito kay Choy. Huwag ka mag-alala, anak. Akong bahala. Excuse na, ha? Hello, pare. Bay, bakit wala ka dito sa Cebu? May problema, bay. Ha? Anong problema? May kumukupit sa kita ba? Di ko alam kung sino. Tagal mo dyan sa San Nicolas, ha? Napapabayaan mo na itong karaoke natin. Eh, pare, kayang-kaya mo na yan. Ikaw na bahala dyan. Kau pa. Eh, kailan ka ba mupaulit din sa Cebu? Balitaan lang kita, pare. Sige na. Wala po ba kayo doon, ma? Hindi ko nasubukan yun. Bakit ba? Eh, kasi nagigilty na po ako eh. Ay, nako, don't be guilty. Richard will understand. Eh, napapagod ko po si Ricky. Tapos mamaya, OT na naman siya. Tapos iistorbohin ko na naman. Well, husbands need to do some sacrifices. Lalo na pagbuntis ang asawa nila. Eh, pero ma... No more pero-pero. Don't feel bad, okay? Okay po. Ma, tatawagan ko na lang po kayo ulit. Sige. I'll wait for it. Yeah, bye-bye. Bye. Is this Chief? Malalim po iniisip niyo, may problema po ba kayo? Oo, sabili. Doris? Ay! Mrs. Chief! Mrs. Chief! Hi po! Ang cute mo! Matagal na po akong cute. At saka, mas cute po yung mga prutas at saka mga kakaning dala ko po para sa inyo, Miss Chief. Doris, tingnan mo ikaw. Ang cute. Bilog na bilog. Ang taba-taba. Ang itim. Ang cute. Taba-king. Ang rose.
sandali lang, aakitin ko lang si Abby. Tapos, babalikan ko yung mga pasalubong mo sa akin. Mama, cute. Hoy, ikaw, halika nga. Halika. O, sige na nga, suko na nga ako. Ikaw ha, hindi sa pagaan. Pwede ba? Huwag ka naman magpapakita kay Mrs. Chief. Bakit naman? Baka pagliliang ka niya. Alam mo ang OA mo. Ayun, ako pa OA. Kaya nga hindi sa pag-aano, di ba? Kasi magpakatotoo na tayo. Huwag naman. Boris! Basta yung mga tip na tinuro ko sa'yo, ha? Tandaan mo yun. Naku. Oh, tige, simulan natin to. Ito na, ha? Ay, see the birds! May pagkain pa. Sige na, game. Sige. Okay. Lizards, snakes, and turtles are... reptiles. How many legs do arachnids have? Two. Birds, mali na. Hindi ka pa kasama dito. Ha? Hindi. Mali ba? Mali eh. May tamang answer na eh. 8 legs. Okay. Oo, 8. Okay, wala naman to eh. Oh, game. What state of matter has a definite shape? Ayun. Tito Pards talaga? Uy, ano? Ah, solid na eh. Talino na ito. Pards, hindi ka nakakatulong eh. Hindi. Oh, sige. Go. Tuloy. Oh, game. Okay, hard, definite shape, color, and size are a few blank of a solid. Properties. Okay. Ika na umasa. Properties, ha? Ayos, ha? Oh, ito. What are the 3 states of matter? Ah, solid, liquid, gas. Yung. Saan po siya lang tatay? Tagano ba tayo ba? Akin na isang notebook dyan. Oh. Thank you, Parts. Ah, ayun. Sorry po, nalate ako. Ito ka. Ito na yung mga questions. Ay, sorry. Sorry, Lino. Excited lang. Wow! Effort, ah! Pakawak, Lino. Lizards, snakes, and turtles are reptiles. Galing! Hindi, tinanong na kanina ni Pardsen, eh. Nasagot niya na lahat yan, oo. Ito to? Oo, mga turo. Higher effort po. Ganun ba? Oo. Eh, sorry, ha po, ah. Di bale. Meron pa rito. Para sa apo ko, eh. Yan. Pakiwak ulit, Lino. Oh, di ba? Wow! Bago? Diyan po yan na yun. A place where lava comes out of the ground. Oh, saan? Doon. Nakalimutin ko po. Sa malumalabas yun, di ba? Bukino. Ayun. O, number two. Number two. What measures temperature? Alam ko yan. Ano? Tape measure. Tape? Alam mo, Bart? Huh? Buti na lang hindi ka nagkumadyante. Siguro kung nagkumadyante ka, laos ka. Ha? Corny mo eh. Oh. Alam ko na! Buti mo. Ah. Thermometer! Galing! Oh, diba? Ako Ala, sige, Isabel. Tawa lang ng tawa. Baka nakakalimutan mo, ha? Hindi ko makakalimutan yung panlalait mo sa akin kanina. Next week, balik na ang alindog ko. Do ka ba? Hindi naman kita nilait, no? Sado to. Eh, maawa ka naman kasi kay Mrs. Chip saka doon sa baby. Sige. Pagkabalik ng alindog mo next week, ha? Pwede ka na lumabas. Malis ka na nga dito. Seryoso ko. Ang arte mo, no? Oo, gusto raw ni Mrs. Chief ng prutas. Talaga. Sabihin, sige. Ako nang bahala magpapili sa kanya. Ay! Hindi pwede, no? Ako na magdadala. Uy, pag nakita ka ni Mrs. Chip sa pagkainan, hindi ka napapaalisin nun, no? Ako na. Nakakainis ka na!
Ewan ko sa'yo. Sige na, huwag ka nang mareklamo. Hindi pa pwede. Next week, kumanda ka talaga sa akin. O, oh, ayan. Next week. Buhatin mo lahat. Sige. Daan-daan nga. Nalalamog. Balik ka na doon. Kay Chuchays. Dali. Dito, ito na po yung pinabili niyo. Thank you. Salamat, iyo, ah. Tawagan ko lang yung bunso ko, ah. Hello? Akala ko po, hindi niyo na po ako tatawagan, eh. Eh, alam ko naman mag-uusap kayo ng nanay mo, eh. Kaya hindi ko na inunahan pa. Eh, asa ka ba? Eh, tay, hinihintay ko po si Ricky. Ha? Oti? Opo. Anak, kumusta naman ang pagbubuntis mo? Hindi ka ba nahihirapan? Eh, si Ricky nga po ang pinahihirapan ko, eh. Ayos lang yan, nak. Masaya naman siya sigurado. Eh, pero tayo, nakakaawa po siya. Ganun talaga, nak. Pag nagbubuntis ang mga asawa, kailangan magsakripisyo. Nahirapan nga rin ako sa nanay mo nun, eh. Pero masaya. Minsan nga, naisip ko, eh, mas maganda siguro kung mga lalaki maglihi, no? Oh, nak. Nak, ba't bigla ka natahimik? Wala naman po, tay. Kayo po, kamusta po kayo? Ay, nako, nak. Ito. Hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman ko. Tay, salamat po, ah. Hindi po kayo bumitaw. Wala naman talaga akong balak, nak, eh. Di ba may kasabihan? Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may nilaga... May piyesta! Tay, huwag niyo na po ulit sasaktan si nanay, ha? Tsaka si Kuti, ingatan niyo na po yung relasyon niyo sa kanya. Si Chopo, sabit na sabit po yun sa lolo. Kasi yung lolo parts niya, bihira niya lang po nakikita yun. Oo naman, nak. Hindi ko sasayangin tong pagkakataon na to. Pangako. Oh, dyan na yata yung asawa mo. Tay, nandito na po si Ricky. Sige na, asikasuhin mo na si Richard. Opo. Sige po, tay. Ingat po kayo, ah. Bye-bye. Bye-bye. Oh, pre, inom na. Kanina ko. Oh, agay. Oh, naubos mo na. Oo nga, eh. Tagal. Pagod ka ata, ah. No, I'm okay. Ba't dito ka naghihintay? Malamok at mahamok. Pasok na tayo. Mahal, ipaghahandog na lang kita ng pagkain, ha? Okay, mahal. Higa lang ako 10 minutes, okay? Okay. Dadalhin ko na lang dito, ha? Tulungan na po kita. Ay, salamat, Sabel. Sabel? Po. Narinig mo na ba yung tungkol dun sa paglilipat ng paglilihi? Ah, yung sa asawang lalaki. Yung paghahakbangan. Hmm. Ay, naku, Mrs. Chip, totoo po yun. Ginawa po yun ng nanay ko sa tatay ko, eh. Talaga? Opo, naku, kitang-kita ko po nun. Ang tatay ko ang naglihi sa aming magkakapatid. Totoo ba yun? Sabi ng iba, hindi. Eh, pero naranasan ko po, eh. Eh, pero sabi, hindi yata totoo yan, eh. Naku, Mrs. Chief, totoo po. Kitang-kita ko po kung paano naglihi ang tatay ko sa bunso namin.
Oo, siya yung mayat maya naghanap ng iba't ibang pagkain. Oh, ayun, alaga ni nanay. Buhay prinsipe. Dinner is ready, mahal ko. Nagising ako eh. Ah, o ganun ba? O sige, 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 tulog ka na lang ulit, ha? Ay! Ah! Maya! Are you okay? Hindi, okay lang ako. Nasaktan ka ba? Hindi, hindi, si hindi. Si baby? Hindi, okay lang kami. Promise. Pero... Hindi, okay lang. Huwag ka mag-alala, ha? Promise, hindi kami nasaktan. Okay kami. Mamatay man si Batman, Superman at si Robin. Okay?